Pirmado na ni Senate President Tito Soto ang arrest warrant laban kay dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Ipinakontempt ng mga senador nang hindi siya sumipot sa Senate hearing kahapon. Para sa detalye, live na magbabalita, si Mayan Los Baños. Mayan, aarestuhin na ba ngayong araw si Lau? Cheryl, magandang tanghali sa iyo. Inaasahan nga na ilalabas na yung arrest order ng Blue Ribbon Committee para dito sa dating head ng PS o Procurement Service ng DBM na si Christopher Lau. Yan ay matapos nga, Cheryl, na ipa-cite in contempt si Lau kahapon sa pagdinig ng Senado. Pirmado na ni Senate President Tito Soto ang arrest order para kay dating DBM Yusek Lau at handa na itong ilabas ngayong araw. Sa ika-apat na sunod na pagkakataon kasi, no-show si Lau sa hearing ng Senado, kaugnay pa rin sa overpriced medical supplies na binili ng PSDBM last year kung kailan si Lau ang procurement service head ng ahensya. Tila nainis na rin ang Blue Ribbon Committee kaya ang ending ipinasite in contempt na si Lau. Absent siya sa mga hearings ng Blue Ribbon noong October 5, 19, 28 at kahapon November 4. Cheryl, sabi ng mga senador, dumalo dapat si Lau dahil hindi naman siya sakop sa utos ni Pangulong Duterte sa Cabinet Secretaries na huwag dumalo sa hearings ng Blue Ribbon Committee. Gate pa ni Senator Gordon, dapat na dumalo si Lau dahil marami siyang kailangang ipaliwanag dahil sa umano'y questionable deal ng PSDBM sa Pharmaly Pharmaceutical para sa pagbili ng mask at face shields na mas mahal di hamak ang presyo kumpara sa offer ng ibang kumpanya. Sa mga nakaraang pagdinig, Cheryl, na cite in contempt na rin ang dating economic adviser ni President Duterte na si Michael Young. Gaya kasi ni Lau, hindi siya sumisipot sa pagdinig ng Senado. Gayun din ang director ng Pharmaly na si Lincoln Ong dahil naman sa evasive answers. Nakadetain na rin sa Senado si Ong hanggang sa ngayon. Cheryl, oras na maihain itong arrest order kay dating Yusek Christopher Lau ngayong araw. Inaasahang madedetain siya sa Senado para makumpel siya na dumalo sa mga pagdinig ng Blue Ribbon at sumagot sa mga tanong ng mga senador. Sa November 25, yung inaasahang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon, kaugnay pa rin sa mga sinasabing overpriced medical supplies na binili sa panahon ng pandemya. Cheryl? Maraming salamat, Mayan Los Baños.